kontaktahan yung teams nyo, itag nyo na lahat ng kaibigan nyo, baka na-miss nila ang last game ng either Execration or ng Signal Ultra. This is definitely gonna be exciting. Kasi makikita tayo ng Hellcurt Place. Definitely. Maganda yan. Ang ganyan ng jungle. Or ang fun. Ifa-funnel nila to. For sure. Ifa-funnel pick up that up. Tapos si Claude BenQT is gonna have to play a much better game. Kasi nagkaroon na ng 1-1 versus Claude kanina. Siya yung nanalo. Siya yung 1-1. This time, Claude, papakitaan ba niya yung sign ng Signal Ultra si Chujin? Papakitaan ba niya ng mas malupit na galawan on this hero? At ang tanong, Avarice Claude din ba siya? It's gonna be Avarice. Actually, both Imba DJ, Rhea, and Bensanity, I think. Yeah. Bensanity ba yun naka-Avarice? Lahat yata ng Claude yung na nakita natin ay nag-Avarice sa Claude. And you'll understand why. I feel you need Uranus on the Avarice. You need help. Okay. Kailangan mo na nila help sa laning stage para masulit mo yung Avarice. Yep. Para mapag-farm ka ng sobra-sobra. Pero ang meaning din ng mga emblem na to is we're gonna have another long game. That's right. That's for right. Sure. That's right. Either way, both teams will want to maximize itong Avarice pick nito. Avarice battle spell or emblem rather. And for a good reason. For a very good reason. They both think na yung win condition nila is nandito sa mga heroes na to. For the Hellcurt, of course, on the side of Execration. At doon naman, syempre, sa Claude. Surprised to see si Zapno, tas naka-kapa pa eh. Parang superhero na superhero para sa kanyang mga tropa peeps. Yung mga ano, yung mga nagbabalik, mga galing sa malayong lupain ng mga mentor exactly. Mentor nung bida. Ooh. No? Back in my day. This Uy, may post giveaway na naman, Kuya Wolf. Oo naman, syempre. Post giveaway. Mukhang masusulit yata. Mukhang yung mga fans ngayon, di masyadong mapapaano, ha? Okay. Sagad na sagad yung, ha? Grabing ratings natin dito. Man, nagsimula tayo ng alas 4:30. It's 8:30. 4 hours na nangyayari itong series na to. Ngayon ko lang napansin. Grabe. My God. Iba talaga pag mainit ang laban. At sulit lalo na. Sulit si Ginoong Valdez dito sa ratings natin for this match. Maximum uptime. Oh so, my God. Maximum visibility. I don't mind eh. Kasi totoo lang eh. Settle ko panoodin pag mga games umapit sa ganito. This is esports. You know? Yep. This is esports. And pag ang mga teams nasa dulong-dulo na, di ba? You're on the verge. Talagang gagawin mo na lahat eh. Lahat ng best strats mo. Man, nandito na nga dahil sa Hellcurt na naka-retribution. Siya yung mag-jungle. Tapos, wow, okay. So, interestingly, ang gagawin nila is itatapat nila yung 1-1 sa Uranus. So, yeah, Uranus, that's not what I expected. Yeah, I thought na Uranus na Claude versus... So, yung Claude, hindi siya ganun ka-comfortable laban dito sa Esmeralda for sure. Explain. Kasi. Yeah. I get it though. It makes sense na yung Claude bumunta dun sa XP lane to rush to level 4. Blazing Duet, gold na din yun. That's right. Yung inisip niya. No? And you can see na natutulungan talaga mag-jungle dito si Hate. Sinimulan ni Baksha. Yun naman yung talaga rotation with the Baksha. You start with the kill on to the jungle. Kasi ipapalo mo lang. Tapos si Hate na yung mag-last hit. Mm-hmm. And Hate holding on to the retribution at this point. So, kita mo ngayon, almost level 4 na siya. Kukunin na lang niya yung crab queen afterwards. So, talaga mag-level 4, level 5 itong ating Hellcurt. Samantala si Hades on this Harem. He's gonna struggle against Chaknu, pero may retribution. Again, kaso parang yatap ba siya dito ay Chaknu? Tumatama Posible? Lahat. Posible? Tumatama no, lahat. Nakubo! Okay. Just to be safe though, Imba DJ going for the assist. Making sure na hindi siya matitake down. Again, Chaknu though, na-delay din niya na medyo solid si Hades. Yeah, kailangan niya umuwi, di ba? Bensanity, tumama kay Etomax, Imba DJ with the flicker. Hate, kaya niya mong maturn out to. Going for the Rafaela. Ito na si Chaknu! Dahil sa padilim ni Hate, natakawa sila ng isang kill. Bensanity na pa-flicker. Signal Ultra trading 1-for-1. At once more, sulit na naman ang labanan
ng execution. At alam pa ang sulit kay Wolf. Siyempre naman. From October 27 until November 13th, pag lagi lang kasi sa laro, participate sa ating Tricksters Village event at makakuha ng Halloween candies for free treasure skin. Diba? May chance kayo makakuha ng skin interista niya. Yo. Hammer Giant. Yes. And of course, another big team fight here around the jungle area. Oh no. Sa gitno, nasa gitna ang labanan. Pero si Chaknu. Chaknu is gonna be the first one to fall. Dahil may summon first nga doon si Hades. Pensanity, makakatakbo kay Sagitno. Sagitno just healing it up. Eto Max, wala pa siyang Feather Dare Strike. Kaya confident si Pensanity na mag-recall palayo. Kapag si Imba DJ masastun lang. The fact of the matter is, kailangan mag-back ng execution doon sa aggressive maneuver. Oh, there's of course hate. Off cam. But it's okay dahil meron siyang patilim at yun na nga matik. Si Eto Max nakakuha pa ng Feathered Airstrike. Kaya naman makapag-pressure sila sa main mid lane. You have to take note, may outer energy shields pa yun. Yes, that's gonna get even more gold, di ba? Yes. For your team. Exactly. I think alam ko yung nangyari dun eh. I think hinihintay nila Chaknu na mag-level 4 si Eto Max. Eh kaso nasa minions pa, hindi pa maklear ni Eto Max. Oh, Chaknu! Oh, wow! Walang. Hindi nag-retribution si Hades kasi gusto niya ito i-save for this one but Hades is here. Yun na nga nakuha yung nagulo Nergal. Nagulo na ang nagulo signal. Nagulo na nga ang signal ultra pero mahuli pa rin nila dito si Hades. Hades gonna fall because of this. Kaya split na si Kufra. Chaknu with the jump. Na-shutdown na nga yung Kufra. At may ultimate na rin siya. Slowing down Leia. Zaman Force. Ginamit pang slow pero dahil makate si Chaknu sa orange buff, nunulungan pa nga si Benny Cutie makakuha ng kill. Beautiful execration flash. Parang napakahirap lumayo sa isang box siya na may orange buff, no? Ooh. Sobrang slow. Slow is real. Oh my God. And napakaliit na bagay nun, di ba? Makuhaan ka ng orange buff, kahit level 4 ka na, okay ka na eh. Kaso biglang yun pala yung naging difference maker para magkaroon ng extra kill palalo yung execution dun sa bottom lane na yun. And that minsan si Chujin magsa-struggle when it comes to farming. Tapos yung katapat niya, si Benny Cutie, makapag-farm ng maganda on this Claude. Kasi hindi katulad ng game number one, si Claude ni Signal Ultra of Chujin, na-pressure siya ng todo-todo. This time, Benny Cutie is gonna have a good time. And in fact, he's level 7 compared to Chujin's level 5. That's a big deal. Again, Chujin! Medyo na eagles naman. And of course, that is just what happens when you're on the gold lane. Si Hate might go for the wraparound. Ito Max, naspatan si Pensanity. Nandito na si Chaknu. Binabantayan yung Cyclone Eye. Sabi ng execration, huwag na lang muna. It's not worth it. It's not worth it. Half HP eh. Kung full ako, sige, okay lang. Pero again, denying the eye is actually pretty big, no? Para sa, it lowers the mobility ng mga carry. Ng team na may na nawalan nun. And Chaknu, naku po, nakita nga yung Kufra. Pinadilim na. Hades lumabot pa rin with the Summon Force. Pero sabi ni Hades, dun likuran na lang. Mas maganda yung utility na lang ang patayin. That means na Rafaela will go down. At baka makapag-push pa ang execution sa gitna. Dahil si Hades hindi na pwede mag-stay dito sa may mid lane. Yep, and it's going to be a free tower here for execution. Walang kalaban-laban, Signal Ultra. With 2.6k gold lead para sa blue side. Tapos makakakuha pa ng Turtle ang execration. Wow. This means na si Hate talaga ay magiging masaya sa laban na to. Sobrang dami niyang farm is level 8. Level 9 na malapit. Hades, good decision. Mag-push na lang dito sa may bottom lane. Benny Cutie, meron siyang blazing duet. So baka makapag-clear pa siya. Si Chujin tumatakbo. Nakapag-flicker. Sagito trying to chase. Hindi niya abutan. Ito na si Hate. Kinakalmot lang si Pensanity at yun na nga nagpadilim na. Going for the kill, turret is gonna go down. Napatay na rin yung Kufra. Sabay na rin si Imba DJ, may flicker. Tumatakbo si Hate pero hindi na abante ang execution. Benny Cutie, going for the crab coin. Yung secure lang, napakayaman. 4K, Demon Hunter sword na. Etong ating Claude. Sobrang legit. And of course, that is what happens here. Chaknu again, ang D9 na naman. Nagpapa-shower, nagpapaligo ng apoy. And I think it's a big deal, no? Sobrang hirap na lumabas for Signal Ultra dito sa game na to. Again, they're struggling just to keep the buffs on their side. But they have been in this spot before. Hindi pa rin tapos, Pensanity. Tumama yung kanyang stun. Naunaan na kanila sila Farsa. I think the orange buff will belong to Sagitong or hindi pa yata. Yun na, nakuha ulit ni Chaknu na nakawan.
inexpense of Etomax, nakakuha sila ng orange buff tapos makapag-push beta dito sa may bottom lane. Or will they? The problem is, again, execution yung mga laners nila medyo nasa gilid lang. Yun another dive in! Naku po, may silence yan. Napaflicker dito si Rhea. Falling Star Moon palayo. Hinahabol ni Hate. Hindi tumamay deadly poison stingers. In comes the ultimate. Blazing Duet. Hate. Tumalon palayo. Habulin ni Bensanity. Meron Rafaela speed boost kaya naman nag-habol din sila dito. Pero slow sila ng Art of Thievery. Benny Cutie. Jumping in forward. Jack to sa backlines. May red buff yan. Gets away though. Hades is out. Sobrang close para sa execution. Ang sigurong naipanal na Exidon, nakapush sila ng Tore. Totoo yan. And of course, Benny Cutie, sobrang tuwa niyan pag nakapush ng Tore means that he gets all the gold that he wants. Not to mention, pag nag-blazing duet siya, lagi talaga siyang may gold. So that's why siya ngayon ang leading in terms of itemization, golden staff. Iba na pala yung itsura pag ganun. Oo nga. Hindi na siya masyadong gold. Yung golden staff, nakit natin. Pangatlong turtle na to, Chujin actually contests. Pinauwi dito si Hate. Turtle is low. Kukunin yata ng execration muna yun. Yun na nga. Feather Tear Strike. Pensarity nasasaktan sa gitong. Marching forward. Amukunan. Blazing Duet is gonna be there. Execration try to kill Signal Ultra. Nakadalawa na sila ngayon. Tumalo na rin si Hate. 1-1 is out. Double kill. Hate is masyadong late. Si Rhea. Triple kill. Para sa Helgurt. And Execration will get 4 in total. Sobrang stonks nung silence. Tsaka nung Dark Knight Falls. Ni Hate. And ngayon, buhay ang parehong carry ng Execration. That means, makakapush sila sa iba-ibang lane. At pagbalik ng Signal Ultra, mas mayaman palalo ang kalaban nila. Hey, look at this. Si Rhea, napa-react, napa-blade armor. Because they need it. Pero yung Signal Ultra, hindi talaga sila coordinated dito sa laban na to. Blazing Duet, mowing them down. Grabe. At syempre, sabi mo nga, Hate with the jump, man. The jumps are real. The silence. Hindi basta-basta makapasok. Kalaban again because of that Gillette instant replay hashtag shave the day. We are back on the game. 11-4 on the kill score. 8,000 gold lead para sa Execration at 9 minutes into the game. That's massive. Looking real good. Looking real good indeed para sa Execration. Nag-pay off yung Helgurt na pick. Inuna ng Signal Ultra, double mage setup. Ang ganda naman kung isipin, pero nakontra agad sila itong Helgurt na to. And, alam mo, yun yung pang moment na pagkasabi kong okay na yung golden stuff, tsaka fresh na fresh kay Benny Cutie. Laban agad. Laban at kita mo agad naman yung epekto. Napakalaki. Nakadalawang regular spear na rin siya dito. That's gonna spell doom. Kahit meron kang blade armor sa Signal Ultra, matutunaw yan. Wala kang tunaw defensive yan, item. Pa, aside from the blade armor, of course. Yeah, I think Dominance Ice would be the better option. Assault Kiras. Assault Kiras, exactly. Yun lang ang mga kalaban. Yun lang ang mga kalaban sa ngayon dito kay Benny Cutie. I'm sorry, it's Antique Kiras. Antique Kiras, there you go. Sorry, guys. Lord is resurrecting soon. Yun na nga, corrosive two sight. 2 seconds. Ito na. Oh my God. It's a big, big. At ito na yata yung kauna-una ang time na okay ang avarice. Masabi natin. Pero kasi naman, free farm. At si... Ang tagal kasi nilang nag-free farm. Si Chaknu din, tinulungan sa may bottom lane. This is the condition of how you make the Claude successful. Tulungan mo kasi. And yep. Here's the thing. Hate, pwede siya mag-solo dahil isa siyang Helgurt. But that's the Lord gonna be taken by Execration. No contest really, really quickly at 10 minutes and 21 seconds. Laban pa rin ang gusto ng Signal Ultra pero nagiging mas mahirap na yun ngayon na 10,000 na ang lamang ng Execration. Oh my God. Ang Signal Ultra, kailangan nyo ng dasalan yung mga Diyos ng comeback this time. Oo, yung spirito. Spirito ng comeback. They need it. This time sa Gitno na pag-purify palayo. Chak, gumugulong pero ang gugulo lang. Lord, the push para sa side ng Signal Ultra. Ano yung kanilang depensa dito? Wala silang clear ng Valir or anything else. Naka-Rafaela sila this time. At ang problema kasi sa Harit at Esmeralda, kailangan nilang lumapit para makalaban. Chujin is so far from being online at this point. At Lord na nga, eto Max, nag-feather there, like, nagpadilim na rin sila dito. Tinalunan sa baba. Hey, going for Chujin. Chujin na pa-back na lang dito. Benny Cutie is there with the Blazing Duet, pero lahat ng to para lang makatulak. Tumutulak lang push. Three-lane push from Execration. Isa yung nakuha nila because of that aggressive maneuver. Wow, what a play. Ooh, eto Max ang katina. At this point, Chaknu threatening. Kumalo dito si Bensanity. Going for Chaknu this time. Ang ganda ng ultimate para mahatak palikod si Baksha. Pero si Hate nakapag-push dahil doon. Zaman Force masyadong late at hindi
Tatablan. Absolute overextension. Oh, Chujin. Gusto yata. Napakabilis! Napakabilis nga naman. We have the ultimate for Seto Max with the first breath. Kasi pag-ultimate for si Chujin, naabulin ang kuna talaga ng Uranus. Na-punish na rin si Seto Max dahil dito. Benny Cutie on the back. Nice baiting. Do it! Pero medyo mate. Double blade armor yan. Kaso das ng region. Where are you going? Iba ni J. Trouble. Dako po, napatay na rin yung dalawang members pa ng Signal Ultra. This is bad for Signal Ultra. Execration are feeling it. Malapit nang mag-respawn si Chaknu. At dahil dyan, 4v2 ang mangyayari sa pag-push ng execution. Ang ganda sa loan ni Benny Cutie doon sa engage na ginawa against E2Max as well as sa Gitnu. Talagang bawing-bawi yung habol na ginawa ng Signal Ultra, and this is what happens. Ito na ba is ang huling laban? Hate with the jump! Hate is in trouble! Pero mag-summon for Shanta! What? The second boy pa rin ng Signal Ultra, or is it Benny Cutie with the blazing duet? And is this it? The boy na ibang members ng Signal Ultra. But Benny Cutie, nagbago na yung angulo, pero nandun si Chujin! Gets that kill! Buhay pa rin! Buhay pa rin! Ang laban Ultra, hindi pa rin magpapatinag dito sa Game 5! Oh my God! Nakaredit na yung camera for the victory dance, man! Victory dance na! Oh my goodness! Hindi pa rin binigay! Chujin Baldibolin! Chujin! Tawag natin sa kanya, na-stun pa, kontra, may purify na ginamit. Chujin in trouble, kumikripok palayo. Kripok. Scared to survive. Absolutely nuts! Dito si Rhea, pwedeng tumalan yan! Kaya yata si Sagitu! Pero si Etomax na lang yun na nga, nag-ultimate na kay Etomax, sumatakbo dito, naghalaibo na, pero hinaabol pa rin ni Chujin. Chaknu and Sagitnu collapsing. Sinandwich na si Chujin, pero nandito si Rhea, nandito rin si Pensanity. Have to be careful, execration. Hindi kayo pwedeng magpa 1v1 audition. Nanggagalaiti yung dalawang tanke ng execration kay Chujin. Dahil doon, at 13 minutes and 55 seconds, mga kaibigan, quits pa rin. Bumababa na ang lamang ng execration sa gold. Si Elkert, but hey, this is far too late. Luging-lugi pa rin ang Signal Ultra, pero ito yung mga gusto natin makita sa amin. They want to put up a fight. And they are putting up a fight. Late game, sino ang mas pabor sa atin? I think 1-1 is there. 1-1 is so difficult to deal with in the late game. Napakalikot and very limited lang yung execution members na kayang humabol dun. Wala silang instant lockdown. Eto Max, nagpakita na. Hades, no summon force gambit. Mapatay na dito si Eto Max. That's -1 para sa execution. Yeah, Chujin, no? Sakit na niyan. Napakahirap i-lockdown yan, man. Talagang kayang-kaya nung kumite niyan. Maximum attack speed means na kaya din yung golaw ng sobrang bilis. Hindi lang atake, pati nakita yung katilis. Nakita dito si Chaknu, si Chujin. Yan na. Sinisimulan na. Inuuna na si Chaknu. Ikaw pala yung magic. Ikaw pala yung X-Factor, ha? Inuunahin kita. Ang term nga nila dito, iniistakan lang. Iniistakan. Istakan mo lang na istakan. Ayan. This is gonna be close to our Chaknu. Ayun, kailangan mo mag-ingat. Benny Cutie, wala tinamaan yung Blazing Duet. Blazing Duet sa akin. X, hate is... Whoa! Jumps on the Harit. Pero mukhang mapapanish pa rin siya yun nga. Si Benny Cutie. Asa si Benny? Asa si Benny Cutie ng Silicon? Wala siya Blazing Duet. Chujin, try to survive this. Meron pa siya ulit. Wala na. Shutdown. And you Lord, mapapatong banana. Kuha na ni Benny. Yun na nga. Dalawang napatumba sa Signal Ultra. Sa Gitno, what a good backdoor. Doon sa backlines. Nandito si Rhea, clearing the wave. Ang daming minions masyado, hindi na kinaya. Sinor na!